What happens when a former president joins a prayer rally with an array of high-profile personalities in attendance, all expressing their support for a cause? The answer is a unique blend of politics, religiosity, and celebrity influence that recently unfolded in Manila, the vibrant capital city of the Philippines. Former President Rodrigo Roa Duterte graced the seventh day of the Laban Kasama Ang Bayan prayer rally at Liwasang Bonifacio in Manila, a gathering that saw the participation of several key figures. Among them were Senators Bongo, Ronald De La Rosa, and Robin Padilla, lawyers Harry Roque and Salvador Pinelo, and actor Philip Salvador. The event was covered extensively by SMNI News Channel, and its highlights were shared across various social media platforms. The notable figures present at the rally didn't just attend, they actively participated. Senators Go, De La Rosa, and Padilla all took to the stage to express their support for Pastor Apollo C. Kibaloy, a religious leader with a significant following in the country, and for Duterte himself. Their speeches, though brief, carried weight and significance, further amplifying the purpose of the rally. But what was the former president's role in all this? Duterte, known for his charismatic and often controversial leadership, delivered a speech, marking his presence in the political and social scene even after his presidential term had ended. His words, as always, were met with a mix of applause and criticism, reflecting the divisive nature of his political persona. This event, like many others, showcased the interplay of politics, religion, and celebrity influence in the Philippines. It highlighted the unyielding support Duterte continues to receive from prominent figures, and how this support propels the narratives built around him. It revealed the power of religious leaders in shaping political discourse, and the role of celebrities in amplifying these voices. In a nutshell, the seventh day of the Laban Kasama Ang Bayan prayer rally was more than just a gathering. It was a spectacle of political alliances, religious fervor, and celebrity endorsement, all converging on one platform. It was a testament to the power of collective voices and the influence they wield in shaping the future of a nation. Mga kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang ka rin kayo nakita eh. Kasi nung umalis ako ng Malacañan, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late. But maraming salamat sa inyo at ginawa ako ninyong presidente. Ang tahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao, pag gano'n na nga ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabantos na ako, because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral, at matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila. Hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now
what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, nauna, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumikik, binanganak kayo si Marcos, namatay na lang kayo dyan, sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo magkakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, bumunta sa likod ni Magellan, at pinito yung itlog niya ni Magellan. Tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo Etzel Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung papalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, lo, wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi nasa Bisaya lang tayo. Kung putang ina ito. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tinawag, anong mga stamps natin? Hoy! Ano kayo? Kami ba ang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Balitaan namin si Dagohoy sa Cebu. Ang problema kay Dagohoy of later years, nung bago na, ito mga polis na gago, lahat ng mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Dagohoy. Kung bakit yung pangalan Dagohoy yung mga animal na kriminal nila? Paano nila si Dagohoy, hindi natin mahiro? O sino pa sa amin? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man, sir. O sino? Pero, isda man, sir. O sino? Si Lapu-Lapu, sir.
Yun ang pumatay kagwede. Bukas pag walang istampa yung... Kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. Kaya sinabi ko sa mga polis, pati militare, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit makaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may dalawa-tatlo na kami. Kung mamatay si Ipe o si Bongo, baka madagdaga natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain, ha? Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito, bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat na, mga Princeton, kung ano yung, ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Wala na, walang putang inat, kawala-walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yung ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara, lahat na, everything go. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya, na binalastog niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa ni Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot, under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon ko. Yang constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang chat-chat. People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan. A Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang
objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Habain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Eh ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako sa isang room. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang inap, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Eh, Ilocano ka, Batanginyo ako, Bisaya ako, Waray Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binitawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-standby sa Pilipinas ng 400 years. 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish War. Natalo ang Espanyol. Nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines. Isinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidente dumaan na matagal na, na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, nagtuyo sa ulo talaga. Pilipino lamang interest na magpahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng utin para papakaligaya kung sino ang gusto ng paligayahin. Utang ina. Hindi na ako magtatagal. Kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila, itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan ni presidente, prime minister, na ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Putang ina, kapag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo dito lahat. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente,
maging prime minister na. At ang mga ano, yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Kurnada na tayo. Kung sakali man, itapon lang ninyo ang oras, kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, meron akong ipagbilin sa inyo. Hindi pa naman talaga ano. At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Eh, yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede ninyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical mat na mapunta sa Malacanang. Iwasan nyo niyo muna. Pag-usap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang magigano sa atin ng polis. Wala namang... Wala. Hindi naman tayo inisturbo. Kaya mag-distribution, ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon kasi may mga national treasures tayo. Kagaya nung unang nangyari kay Marcos, napasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang, atin dyan sa Pilipino. Ano ba sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persalang ang jockey nila, pati pante. Yung lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo. Kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kumagpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag ninyo kalabanin ang polis pati military. Kung pagdating ako ng mga paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Hindi kikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na assign sa akin, na wala man nung ano ko dito. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Darating yan. Pagdalangin kang si Marcos, pasyal na lang yan. Wala nang Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat.